Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalikan yung lingkod, DZRH 11 Recibayan sa kasaysayan. Pasto, itinumba ng Nakamotor. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Matapos marangkad sa asawa ni Damian na may karelasyon siyang ibang babae, nagtangka naman itong magpakamatay. Napigilan lamang ito na anak na si Fe, ang tomboy na nakiusap kay Damian, na balikan na nito ang kanyang asawa. Subalit, tumanggi na ang pastor ay binugbog pa ang anak. Si Rex naman ay pinalo ni Damian ng baril sa ulo. Kasunod nyon, si Ponzo naman ang nakatutukan ng baril ng pastor na naawat lamang ni Lisa. Kasabay nyo'y nakitaan ang baril ni Azo ng anak na si Fe. At ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po sa RH11 Ray Simayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kono ng impilan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Ano? Ano, inay? Ituro ko sa inyong tinitira ni itay? Gusto ko siya makausap, Lisa. Kung pwede nga lang eh. Ayoko nang makita ang taong yun. Kung ayaw mo akong samahan, ako na lang ang pupunta sa kanya. Marunong din naman ako magmotor na gaya mo. Eh, bakit niyo pa pupunta? Aalamin ko kung bakit eh. Kung bakit niya tayo pinagpalit sa ibang babae? Ayaw na nga niya makisama sa inyo. Baka kapag nagkausap kami, magbago isip niya. Ay, naku, inay. Ayaan mo na akong gawin ang gusto ko. Baka sakaling maisalba ko pa ang pagsasama namin ng iyong ama. May atraso din pala sa'yo si Damian, Rex. Oo, Mang Ponzo. Hindi ko pa malalaman kung hindi ka naligaw rin sa amin. Mang Ponzo, hindi ho ba nasasabi sa inyo ni Lisa na kami na? Ganun ba? Naging kami na ho matapos kaming magkakilala nung minsan po hindi tayo nagkaintindihan. Kaya ho, naparito ako sa inyo para makapag-usap kami. Nagkataon naman hong nasa palengke siya. Kaya hihintayin ko na. Kesa naman kay Damian, mabuti pa ngang ikaw ang makarelasyon ni Lisa. Salamat naman ho sa pagpahay niyo sa relasyon namin ng anak niyo. Huwag mo lang akong uunahan sa pag-anti kay Damian. Mang Ponzo, hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakagaganti sa atraso niya sa akin. Kung sino na lang ho ang mauna sa ating makatsyempo sa kanya. Rex! Baka matsyempo ho kasing ako ang maunang magkaroon ng chance ang makaganti kay Damian. Hindi ko na ho sasayangin ang pagkakataon. Sige. Una na lang tayo kung sino sa atin ang makagaganti kay Damian. Ikaw o ako? So, Damian, maaari ba tayo mag-usap? Bakit naparito ka pa? Ilang buwan ka nang hindi umuwi sa atin. Hindi ba sinabi sa'yo na anak mong tomboy ang naging pag-uusap namin? Wala akong alam na dahilan para hindi mo na kami balikan. Wala akong naging pagkukulang o kasalanan sa'yo. Ayoko na sa'yo. Mag-asawa tayo, kasal tayo. May iba na akong mahal. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Hiwalayan mo ko. Itiwan mo ko. Lalayuan mong babae ka relasyon mo, Damian. So, at uuwi ka sa atin. Uuwi ka sa atin sa ayaw at sa gusto mo. At para huwag mo na akong guluhin pa. Tama na! Tama na! Tama na!
Wala nang dahilan para magbalik pa ako sa'yo. Naintindihan mo? Wala na! Nagbabalikan nyo lingkod, DZRH 11 Recibayan sa kasaysayan. Pasto, itinumba ng nakamoto. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Teh, ngayon ka lang uminom ng nagsosolo. Sobra kasi yung sama ng loob ko, Nay. Dahil sa paggulpi sa'yo ng itay mo. Kung ako lang sinarda niya, makakapagtimpi pa ako eh. Makakapagpasesya. Pero pati kayo, grabe sinakta na ng hayop na yun. Pati kayo! Anak, hindi ko yun mapapalampas! Hindi ko yung mababalampas! Mula na mag-aisip ako, wala na akong natikman kundi pagmamalupit. Dahil sa akin, nabigo ang pangarap niyang magkaanak ng lalaki. Pero kahit inamin ko na sa kanyang tibu ako, hindi pa rin ako nakatikim ng pagmamahal niya bilang ama ko. Lalo ba naging madalas yung pananakit sa akin? Baliwala sa akin ang mga pananakit ng ama mo, Pe. Pero masakit sa akin. Inamin niyang ayaw niya na sa akin. Ayaw niya na makasama ako. Dahil may mahal siyang iba. Hindi maaari yun, Pe. Nagsumpaan kami sa harap ng altar. Magsasama kami habang buhay. At kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa amin. Kamatayan lang! Sa motor shop, pinakondisyon ko itong motor ko. May lalakarin po ba kayong malayo? Wala. Ang alam ko po, pinapakondisyon nyo lang ang motor nyo kapag may malayo kayong biyahe. Oo. Pero mabuti na yung nasa kondisyon din ito kapag may importante ko lalakarin. Eh, Tay, baka naman po pwede nyo akong ihatid sandali sa isa kong kaibigan. Kukunin ko lang po yung niluto niyang cake na gusto niya matikman ko rin. Tricycle ka na lang. Eh, pupuntaan ka sa Eko eh. Umuwi lang ako sandali dahil may kukunin ako dito sa bahay. Sige po. Ay, mag-iingat ka lang sa lakad mo ha. Halo kay Damian. Opo. Kapag kinulit ka na naman ang hayop na yun, baka mapatay ko na siya. Yan, malaki ang galit sa'yo ng itay ko. Hindi ako natatakot sa ama mo, Lisa. Huwag mo na kasi akong kulitin. Pag nakita ka ng itay ko, baka tutukan ka na naman ng baril nun. Hindi na kita kukulitin kung makikipagbalikan ka na sa'kin. Hindi na ako pwedeng makipagbalikan sa'yo. Mahal kita. May boyfriend na ako. Huwag mo ipagmalaki sa'kin ang ipinalit mo sa'kin. Hindi ka kayang ipagtanggol nung lampad si Rex. Ito nang tricycle na sasakyan ko. Sandali lang. Teka nga, Damian. Para! Lisa, pakiusap. Bitin mo kami. Nagbabalikan nyo ni Gold, DZRH 11 Recibayan sa kasaysayan. Pasto, itinumba ng nakamoto. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report!
Matapos masampal ni Lisa, tinitigan ni Damian ng madalimang minor de edad. Nagsumbong ang babae sa boyfriend tong si Rex. At iba'y pagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH 11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH. Ang kuno nang ipinanaradyo sa buong Pilipinas, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Rex! Natatakot ako kay Damian. Mabuti nga, tinawagan mo ko, Lisa. Kaya nasundo kita sa bahay ng kaibigan mo. Kaya nga, next time kapag may lakad ako, tawagan kita, ha? Para maihatid sundo mo ko. At hindi na ako makulit pa ng Damian na yun. Narito na tayo sa inyo. Oh, eh, bumaba ka na rin muna. Hindi na. Para matikman mo rin itong cake na binake ng friend ko. Ay, hindi naman ako mahilig sa cake. Tutuloy na ako, ha? Uuwi ka na? Hindi pa. May aasikasuhin lang ako. Oh, eh bakit salubong na ang mga kilay mo? Kapag naiisip ko kasi ang gurang na Damian na yun, kumukulo ang dugo ko. Rex! Makatsyempo lang ako. Tatapusin kong pangungulit sa'yo ng gurang na yun. Ay, malas yata ako sa araw na ito eh. Hindi ko napakiusapan si Lisa na makipagbalikan sa akin. Nasira ang pan-tricycle na sinakyan ko. Napilitan tuloy akong maglakad papunta sa bahay na pagdarausan ng prayer meeting. Oh, ba? Kala ko pa naman may masasakyan uli akong tricycle. Motorsiklo lang pala ang papalapit. Oh, oh. Biglang minto sa tabi kong motor. May baril ng driver. Itinutok sa akin. Sino ang nakamotor na bumaril kay Pastor Damian? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Chiquit Del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, Bobby Cruz, at Rosella Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Production Assistant, Aching Cruz. Creative Consultant, Salvador M. Royales. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang lagi na ay subaybayan ang bawat makatotohanan ng kasaysayan na nakapaloob sa ating dulang. Ano ang Katotohanan?